paano matutunan ang minor 7 at dominant 7 sa keyboard. Maraming nagtatanong kung paano nga ba ito sa keyboard at paano tugtugin ang mga chords na ito. Kaya sa lesson na ito, pag-aralan natin ang mga minor 7 at dominant 7 chord sa keyboard. At magsisimula tayo sa C minor. Okay, C minor. And then 1, 2, 3. C minor 7. Kasi nag-add tayo ng B flat. Kaya naging C minor 7. Okay, so yung C minor ay binubo siya ng C, E flat, G, at B flat. C minor 7. Next chord is D minor. Para maging D minor 7 siya, kailangan natin mag-add ng tatlo. 1, 2, 3. D minor 7. Ang D minor 7 ay binubuo siya ng D, F, A, at C. D minor 7. Para naman sa E minor 7, E minor, at lang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Para maging E minor 7. Ang E minor 7 ay binubo siya ng E, G, B, at D. E minor 7. The next chord is F minor 7. At lang tayo ng tatlo. F minor 7. Ang F minor 7 ay binubo siya ng F, A flat, C, at E flat. F minor 7. Okay. Next chord, G minor 7. Add lang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. G minor 7 ay binubuo siya ng G, B flat, D, at F. G minor 7. Next chord, A minor 7. Ang A minor 7 naman, add lang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. A minor 7. Ang A minor 7 ay binubuo siya ng A, C, E, at G. A minor 7. And the last chord is B minor 7. 1, 2, 3. At tayo ng A, kaya naging B minor 7. Ang B minor 7 ay binubuo siya ng B, D, F sharp, at A. B minor 7. Isang paraan din para mas maintindihan natin ang minor 7 chord sa keyboard pag ginamit natin itong formula. Ang formula na to, ito yung root plus 3 plus 4 plus 3. Pag alam natin ang formula na to, mas magiging madali na lang ang pagbuo ng minor 7 chord. Halimbawa, magsimula tayo sa key of C. Ang C ang magiging root natin. 3 step higher. 1, 2, 3. And then another 4 step. Another 3 step. C minor 7. Okay? Pag alam natin yung root, mabuo na natin ang minor 7 ng tama. Again, root 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C minor 7. Next chord, for example, D. Ang maging root, 1, 2, 3. Another 4 step. Another 3 step. D minor 7. Mas nagiging madali pag alam natin ang formula. Next chord, E, 3 step, then 4 step, then 3 step. E minor 7. Next chord, F, 3 step, higher. Another 4 step, another 3 step. F minor 7. Next chord, G, plus 3, plus another 4. Then another 3 step, G minor 7. Then the next is A.
A, 3 step, then another 4 step, higher, then another 3 step, A minor 7, and the last chord is B, another 3 step, then another 4 step, then another 3 step, B minor 7 chords. Matuto ng dominant 7 chord sa keyboard. Sa maiksing explanation, ang dominant 7, ito yung mga chords na nakikita natin. Like for example, C7, G7, F7, D7, E7. Ang dominant 7 at ang mga chords na yan ay makapareho lamang. C, D, E, F, G, A, B. Pag alam ninyo ang mga major chords na ito, mas magiging madali ang pagbuo ng dominant 7. Kasi ito yung technique para mas madali nating maintindihan gamit ang major 7 chords. For example, C plus 3 higher step, ang B flat equals C7 or C dominant 7. Ang C dominant 7 ay binubuo siya ng C, E, G at B flat. C7. Next chord, D7. 3 step higher, D7. Ang D7 ay binubuo siya ng D, F sharp, A at C. D7. Next chord, E. 3 step higher, E7. Ang E7 ay binubuo siya ng E, A flat, B at D. E7. Next chord, F. 3 step higher, F7. Ang F7 ay binubuo siya ng F, A, C at E flat. F7. Next chord, G7. 3 step higher, ang G7 ay binubuo siya ng G, B flat, D at F. G7. A7. 3 step higher, ang A7 ay binubuo siya ng A, C sharp, E at G. A7 or dominant A dominant 7. Last chord is B7. Ang B7, 3 step higher, B dominant 7. B dominant 7 ay binubuo siya ng B, E flat, F sharp at A. B dominant 7. Ngayon, magbigay ako ng halimbawa kung paano gamitin ang dominant 7 sa song. Subukan natin yung song ni Gary Valenciano na How Did You Know? Try natin i-apply ang A dominant 7. Okay, let's start. Take note guys, i-apply natin sa intro bago ang verse. A dominant 7, A. Napansin ba ninyo? Okay, try natin. A dominant 7, A. A dominant 7, then A. Okay, nirepeat ko lang para mas makuha ninyo kung paano i-apply ang dominant 7 sa song. Okay, hanggang dito na lang yung tutorial ko guys. And don't forget to like this video, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas maging updated po kayo kung may bago tayong video na i-upload. Once again, thank you for watching. God bless you all.